Ay, ma'am, greeting. Greeting sa... Sunday. Greeting din sa mga kaibigan natin. Sige po. Ma'am, hindi, okay lang. Okay na, ma'am. Ma'am, honestly, siguro naman kaya kami nandito because medyo, sabi nga nito kanina, hindi, kuya, kasi pag pumunta ka dito, parang namang ibig sabihin nun, gusto mo yung tao, di ba? Actually, totoo yun. The reason why we're here, because we like you. Yung tanong ko lang, ma'am, alam naman natin sa mga vice president candidates ngayon, lahat kayo matalino, pero ako, personally, naniniwala ako, mas matalino kayo sa kanila. Kung meron mang sabihin, lahat kayo disente, ako naniniwala ako personally, na mas disente kayo kaysa doon sa mga iba. Ang tanong ko, ma'am, anong, especially sa mga, if you go to ng mga less fortunate na, ano pong sinasabi niyo sa mga taong, ano bang magandang word na may nandang masa? Sorry kasi. Hindi. ano pong sinasabi niyo, ma'am, sa mga taong para makonvince yun sila na kayo po ang karapat-dapat maging Vice President of the Philippines? Parang pwedeng-pwedeng politiko, no? Yung asta pa lang sa kayo. Ito yung ironic. Parang all my life, yung sektor na tinutulungan ko, yung mga mahihirap talaga. Pero sa service, doon ako pinakamahirap. Halimbawa, yung Metro Manila, sa class D and E, 4% pa ako. Kasi hindi ako kilala. Yung mga kalaban ko, lahat senador, mas kilala na talaga sila. Kaya kailangan talaga mas dagdagan ko yung exposure. Also, because we can only parang afford so much, we have to explore and use all other available means. Yung pag-iikot, sobrang sipag ko nun. Palagay ko walang mas masipag sa akin. Sanay ako sa ganun eh. Yung sinasabi ni Senator Bam, I start my day at 5 o'clock, I end really, really late. Hindi nga 10 o'clock, paminsan past midnight pa, hanggang may kaya pang makinig. I tell my story.